Mga ka-taxpayer kong minamahal. Magandang araw mga ka-taxpayer. At ating pag-usapan ngayon ng BIR Form Number 0619-E o Monthly Remittance Form for Creditable Income Taxes Withheld Expanded. Ating ihimay-himayin ang mga kahon para mas lalong mapaliwanag upang maayos ang ating pagpa-file. Ngayon, itong app na ginagamit natin ay EBIR Forms na kung saan pwede natin ma-download ito sa mismong BIR website. So, automatic na po ito. Itong ganyan ang pag-load ng mismong BIR form. Anyway, ating simulan. So, unahin natin ang unang kahon for the month of. So, itong kahon na to ang nagsasabi kung anong buwan o period natin idinedeklara o i-remit ang tax. So, nandyan ang January, February hanggang December. Pangalawang kahon, due date. So, due date, syempre, ito ang deadline dapat bago o on the date na pasan nyo na ang ito. May kita po natin na mismo dito na the following month siya and usually is the 10th. Depende po kasi sa form or sa app din kasi yung due date. Pero in this case, it's usually the following month, every 10th of the following month. Ating pong tandaan. Pangatlong kahon, amended return. Meron po bang binago, nilagay uli, dinagdag, o kulang doon sa previous na final na form? So, in our case po, dito sa example, wala. So, ilalagay natin wala. Any taxes withheld, meron bang babayaran? Siyempre, in our case, meron. So, let's say, walang kita. Ngayon, siyempre, lalagay natin no. Can't really tax a zero. Anyway, itong 5 at 6 is as is na po yan. Punta na po tayo sa background information. So, as per usual, TIN number, RDO code, which is the branch of the BIR kung saan kayong bigay, yung agent's name, syempre yung address din po niya, zip code ng address, contact number, email address, so information ng magbabayad. Syempre, tatanungin din po tayo kung privado, kung galing tayong private o government. So, syempre, dahil hindi naman tayo taga-gobyerno, lalagyan natin is private. Pero kung taga-gobyerno kayo, ay lalagyan nyo government. So, part 2, tax remittance. 14th na kahon, amount of remittance o kung ano mismo yung babayaran natin. In this form, 5%. So, let's say, 5% ng ating mag-try, mag-calculate, 5% ng 5,000. So, let's say, 5,000 ang kita mo. Ang 5% nito ay 250. So, kunwari, ito 50. May kita po natin na ito po ang babayaran. So, number 15 o 15 bucks less amount remitted from previously filed form. May kita nyo po na hindi po natin ito na-edit ngayon. Bakit? Kasi malalagyan lang natin to or may edit kung amended return yung final natin. Like for example, look, pwede na natin sulatan. Lagyan. So, kunwari, yung previous na form ko is nagbayad ako ng 100. So, ilalagay natin, nagbayad ako ng 100. So, ang mangyayari is 250 minus 100, yung difference ngayon niya is ayun ang lalabas sa net amount of remittance o ang 16th na box. So, automatic na po siya nag-calculate. Ang 17 is lahat ng penalties. Etong penalties, mangyayari po ito kung nagpasa tayo after the deadline. So, may kanya-kanya po siyang percentage sa surcharge, sa interest, at sa compromise. So, nasa BIR naman po yan, sa BIR website naman po yan mismo. At ang 18
box naman is, ito lang naman ang nagsasabi na yung total amount na babayaran ninyo sa EBAR, automatic na po siya. So, alin na po tayo at pumunta sa huling parte. So, details of payment. Madali lang po ito. So, may kita po natin na ang 19 to 22 ay nahati sa apat na column. Drawing Bank Agency. So, ilalagay nyo po dito kung galing BAR, galing BPI, BDO. Number. Nalagay nyo po. Kunwari, cheque. Check number. At date. Date kung kailan. At yung amount. Eh, syempre, lalagay nyo dito yung amount kung magkano ang ibabayad. Teka, ano yung others muna? Ngayon po kasi, pwede tayo magbayad gamit ng GCash or Paymaya. So, pwede po siyang ilagay dito. Pero nakikita nyo po, kiniklik ko yung part 3 details of payment. Hindi ko po ma-edit. Usually po kasi, handwritten siya. Or, kung may PDF editor kayo, yun po ang gagamitin. So, dyan po nagtatapos ang ating usapin tungkol sa BAR Form Number 0619-E. Susunod ulit po na form.